What's up guys, thank you so much for tuning in and thank you for our new subscribers. Welcome to Vincento Techno Linux. So this time is I will teach you the basic point-to-point connection using a Litebeam Ubiquiti Litebeam M5. Since sure tayo sa budget ngayon, use ang ating gagamitin and ipapakita ko sa inyo kung paano ito i-set up. Okay, so makikita mo dito sa aking desktop is the Google Maps showing my point B, which having na mayroong distance na 2.02 kilometer or 1.25 miles. Okay, so meron kasi ako sa wifi dito na part and ngayon is naka SIM based siya, so hassle na para sa akin para mag load monthly. So since malapit lang siya, which is 2 kilometer, and mahirap lang dito kapag maglatag ako ng fiber is ito is private lot kasi ito and owned by a subdivision. Sa likod ng subdivision is merong ano natatawag nating mga native na nakatira sa lugar na to at may piso wifi ako nandun sa area ng mga natibo. Okay, so kung dadaan ako ng fiber dito is mahirap magpaalam sa subdivision. So kahit malapit lang is gagawa natin ng P2P. So ngayon is akin na i-setup and then ipapakita ko sa inyo. Alright, so sa ating desktop guys is first mong gawin is gawin mong i-change mo yung IP address. So para mas madali is i-type mo lang Windows R and then ncpa.cpl. So ito ang mapakita sa inyo, Ethernet, then click mo lang, double click mo lang, then properties, yan, then use the following IP address tayo. Okay, so yung default gateway pala ng ating mga Ubiquiti is 192.168.1.20, yan yung IP admin para ma-access mo yung GUI ng ating mga radio antenna. Okay, so 192.168.1, yan po yung identification ng ating network and then kayo na bahala sa host IP, which is sa akin is 21. Click mo lang yung okay and then okay and then close. Okay, so dapat yung nakalagay niyan is unidentified sa ating Ethernet. Yan o, unidentified network. Dapat dyan na yan ang makalagay din sa inyo. Which means na-detect niya yung ating radio and ready for setup na. Okay, so type mo lang sa Google yung 192.168.1.20. Okay, so dapat nalabas na yan eh. So hindi siya pumasok. Type natin ulit. 192.168.1.20. Hindi pa rin. So paki-double check nga yung inyong mga PoE injector diyan kung yung PoE patungo ba sa antenna and then yung LAN is patungo ba sa computer or laptop. So double check natin yung IP, correct naman, wala namang mali. Same segment lang naman yung ating computer at antenna. So in this case guys, kasi used ang ating antenna, may possibility na hindi siya na-reset ng first owner. So gagawin natin is ating i-reset ang ating antenna. I-hard reset natin. Kung paano i-hard reset is nandyan lang sa taas yung link. Okay, so pagkatapos ma-hard reset natin, ito na guys, tapos ko na itong i-hard reset. And then yan, balik tayo, gawin natin static ang ating IP 192.168.1 and then host IP is kayo na bahala. It's either 10.11 hanggang 255. Okay, so default gateway 192.168.1.20. Okay, click lang okay, okay and then close. So dapat unidentified din na makalagay. Okay, so medyo nakamali ako dito. Type mo lang uli 192.168.1.20 sa Google mo. Yan, so yan dapat ang nalabas. Click mo lang yung advance and then proceed.
So ito ang lalabas, guys. Ito na yung GUI. So default username and password pala ng Ubiquiti is UBNT, and UBNT rin sa password. So country, click mo lang license, and then I have read ito, i-check mo itong mga agreement nila. Yan yung mga EULA, LFUA. EULA means End User License Agreement. So yan, login. So andito na tayo sa ating first antenna. Sa first antenna natin is gawin nating access point. So dalawa kasi yan, point A, point B. Ang isa is access point at ang isa is station antenna. So itong first antenna natin is gawin nating access point. So first tab na galawin mo is yung network, at gawin mong static ang kanyang IP. Tandaan nyo guys kung ano ang IP na ilalagay nyo, kasi yung IP na yan is yan na yung gagamitin mo para ma-access yung radio antenna mo in the future. Yan, so since yung LAN network na aking kukunikan sa antenna is may IP segment na 192.168.11, yun ang ilalagay ko dito sa kanyang IP address. At para ma-identify ko na antenna siya, lagyan ko ng host IP na 21. Okay. So 168.11, MATIC yung gateway niya is 11.1. So DNS, yan, 888 para sa Google and 111 para sa internet. Uncheck mo lang yung IPv6 para hindi siya ma-conflict. Yan, so pag click mo ng change, so sabi niya yung default password daw hindi safe. So lagyan natin ng sabi niya is need daw i-change. So change mo current password, UBNT, new password, ikaw na bahala kung ano ang maging password mo. Pakitandaan na lang kasi yan na yung password na yan is maging login password mo in the future. Yan. So basic password lang. May mga special characters, numbers and capital letters. Click mo lang yung change. So ganyan na lalabas. Okay, so antayin mo lang. Automatic malag-out ka kasi yung IP mo is 1.20 pa. Tapos yung radio mo is 11.21 na. So yan, interrupted, balik ka sa networks mo and then i-change mo yung static IP ng computer. Gawin mong katulad ng radio antenna which is 11 yung computer mo. Yan, double click Ethernet, properties, IPv4, and then yan, 192.168.11 na yun maging ID ng network natin ngayon. And then yung gateway is 11.1 MATIC yan. So 22 yung host, pwede na rin para sa ating computer para makita niya ang ating radio, which is 21. Close. Yan, unidentified. Okay. So, type sa Google para ma-access natin ang GUI ulit ng ating radio antenna. Yan. Ang lalabas, click advance and then proceed. And then, username. So, UBNT. Ang password is yung ginawa mo ganiha. Yeah, ganina. Nabisaya noon. Ayan. So, click login. Ayan. Nakapasok na tayo. So, next sa network is yung wireless. Click mo lang yung wireless tab. Ayan. So, dito mo iset yung ating first antenna as access point. So, SSID, ikaw na bahala. Ibig sabihin ng SSID or Wi-Fi name. Yan yung makikita ng ating station antenna mamaya. Kaya galingan mo kung ano maging SSID niya. At in case may mga ibang P2P player na mag-scan ng sa ating kalangitan,
itong SSID na makikita nila. So, kung gusto mo sumikat, yan. Gawan mo ng pangalan mo. Pero ako, I must stay hidden. Baka mahuli tayo ng ETC, wala pa tayong permit. Alright. So, SSID, channel, matik. Maswerte ka kapag yung mapiling channel mo is ano, hindi crowded na channel. Kaya sa daming-daming channel dyan, just pray na makapili ka ng best channel. Okay? So, maswerte ka rin kapag yung area mo is hindi pa maingay, hindi noisy sa mga P2P player. Okay, next is ano, security. Malagyan mo ng password. Password ang ating access point radio antenna. So, ito ang first antenna na ginawa natin. Okay, so yun na yun. Change mo lang. Click change and then apply sa taas. Oh. Yan, huwag kalimutan yan. Apply. Okay. So, next is double check muna natin yung wireless settings. Baka may nakaligtaan tayo. Wala. Okay. Next is system naman. System tab dyan sa taas. So, mas maganda kung familiar kayo sa mga tab na yan. Okay. So, nag-loading pa ang ating radio antenna. Nag-restart siya. Yan, lumabas rin. Okay, so same settings lang kanina after restart, meaning na save na ang ating settings. Ngayon is punta ka sa system and then itong matik updates is uncheck mo yung enable. Okay, so device name, kayo na bahala kung ano ang may pangalan mo sa device mo. Sa akin is fly high AP. Yan. Okay. So, ikaw na bahala kung anong maging device name mo sa iyong access point antenna. So, nothing to do else. Oh, ito pala. Itong time zone is syempre, Beijing tayo mas malapit. So, plus 8 Beijing tayo. And then, wala na. So, click mo lang yung change. Wala ka na ibang baguhin dyan. Sa baba, wala na. Click mo yung change. And then, apply. Okay, so double check lang natin yung ginawa natin. Oops, nag-rotate pa sa taas. Oh. Nag-loading pa ang ating radio. Okay. Nag-restart. Alright. Okay, so bumalik din. Double checking sa ating mga settings. Yan, static IP. Yung IP niya is 21. Okay. Okay. So, yun na yun. Okay. So, wireless, access point siya. May channel na rin. System. Okay. Time zone. Device name. Updates. Alright. So, log out. And then kunin natin yung pangalawang antenna, which is gawin nating station. So, para back to basic tayo is click muna natin yung obtaining IP. Automatic. Right, refresh lang. So, balik tayo uli sa ating IP para mas masundan ninyo. So, by the way, dapat naka-plug in na yung pangalawang antenna nyo. Yung PoE going to radio and then LAN going to our computer. So IP address niya is 192.168.1. Yung identification ng ating network para ma-access natin ang Ubiquiti radio na merong default gateway na 1.20.
Alright. Default gateway is 1.1. Yung admin IP pala, sorry. Ubiquiti admin IP, which is 1.20. Okay, close. Dapat yung nakalagay dito sa Ethernet is unidentified. Okay. Okay naman. So, okay, yan. Unidentified na siya. So, to the Google pa rin. 192.168.1.20 para ma-access ang ating radio antenna. Okay, so walang lumabas. Since use ang ating antenna is kailangan pa nating i-hard reset. So kung paano i-hard reset is nandyan lang sa taas yung link. Paki-visit na lang. Oh, ayaw. Yan, pagkatapos ating hard reset is yan na natin, ito na ang lalabas. Yan, connection is not private. Click mo yung advance and then proceed. So, same pa rin, default username and password, UBNT. Yung country is license. Alright, so napasok na rin natin ang GUI ng ating ikalawang antenna. So, first tab na gagawin mo is network. Gawin nating static ang kanyang IP. So, pakitandaan na lang yung IP address na gagamitin mo. Dahil yan na yung IP na gagamitin mo para malagiin ang inyong radio antenna. Kahit nasa taas na ng tower. Once you forget it, then you have to pull it down. Joke. So, kailangan mo reset ulit. Dahil na-forgotten mo eh. So, uncheck IPv6. And, yung gateway 11.1, DNS 888, 1.1.1 sa secondary. Okay? So, change. So, required pa rin i-change yung login credentials ng ating radio, which is UBNT. So, ikaw na bahala sa iyong password, combinations of special characters, letters, numbers, and capital letters yung mas magandang password. Okay, so change and then hit apply. So, ito ang lalabas, apply changes, please wait. So, automatic ma-disconnect ka sa radio kasi yung radio mo is 192.168.11 na. Tapos yung computer mo is 192.168.1 pa. So, yan, wait lang. Okay, so interrupted. Okay, so punta ka ulit sa yung network settings ng computer. So, properties, IPv4, gawin natin 11 ang network ID. And then, ikaw na bahala kung ano ang maging network host mo. Matic, ang default gateway is 11.1. Click OK. OK. Close. Unidentified. Okay, nice. So, this antenna is merong 11.22 na IP address. So, yan. Yun. CGI para tawag nito. CGI ng ating radio antenna. So, login information, UBNT yung username and then password mo. Login. Yan, so napasok mo na. Okay. So, punta ka dito sa system. Yun pa rin, disable mo yung automatic updates. Yan. And then, time zone, syempre, kasi ito ang kagandahan ng Ubiquiti dahil may time zone security sa iba-ibang country kasi iba-iba yung patakaran ng wireless. Kaya para hindi maban yung, o hindi maging conflict mo,
yung internet mo sa Ubiquiti, gawin mong Beijing plus 8. Device name, ikaw na bahala. Sa akin, ginagawa ko nito is Fly High Station. Okay, so change. And then hit apply. Okay, so next is dito ka sa ano. Tawag ito Air Max. Wait lang konti kasi nag loading pa ang ating antenna. Okay, so nag-restart, nag-reboot. And then, babalik din yan. So, huwag masyadong mainipin. Baka ikakasira ng antenna mo yan. Okay, so Air Max is gawin natin high. Change, then hit apply. Next is punta ka rito sa wireless. So again, this is our station antenna. Tapos na tayo sa ating main AP. So, nagloading pa ang ating antenna. This is understandable situation kasi yung ating radio, which is Litebeam M5, is used na. So, expected na yan na medyo aagod-agod na. Okay. So, ayan. Wireless. Wireless tab. So, wireless mode. Wireless mode natin is station antenna. Ayan. And then, SSID is dito ka sa select. So, ito na yung sinasabi kong scanner. I-scan niya yung SSID ng ating access point. So, dapat naka-on. Ayan. Yan, so click mo lang itong blue button and then lock to AP. Si Fly High AP ang ating access point. Pagkatapos yan is yung pre-shared key or Wi-Fi. Password ng Wi-Fi sa ating access point. So ilagin mo dito. So, kung ano ang password mo doon sa access point is yun din ang maging password mo dito. Okay. Click mo lang yung change. And then, double checking lang. Apply. Okay. So, yan. Makikita mo dito sa main tab niya. Meron na siyang connection sa ating access point. Itong na part, oh. Sa signal strength. Dapat yan is negative 60 is the best yung ano. Pwede naman negative 70. Okay naman siya. Basta importante yung transmit CCQ niya is more than 90. Okay. So, transmit CCQ or transmit power. Dapat more than 90 siya. Kahit negative 70 pa ka reading DBA mo dyan, tapos 90 plus yung power niya, mas malakas pa rin yan. Mag-determine naman, itong DBM tapos itong TXRX rate is, ano sila, magkakambal. So, negative 60 pataas, when we say negative, so the lesser the value is higher the, ano, tawag nun? Example, negative 40, compared mo sa negative 60, mas mataas talaga yung negative 40. So, syempre, kung negative 60 itong signal strength, syempre yung TXRX or receive or transmit ng ating data is mas malakas. Kasi kapag negative 70 yan, nasa mga 80-50 lang yan, tapos mag-drop pa yan ng mga 20 MB. Bigla.
Kasi yung signal strength is nag-drop din ng negative 80. Ganyan, ganyan sila ka-sister. Okay, so yun lang yung titignan mo kapag nag-ano ka ng P2P ng antenna. So, ipakita ko sa inyo next video kung paano ko sinet up sa actual setup kahit wala akong laptop. Computer lang ang gamit. Kung paano ko pinagana, as you will see in the next video. So, see you next time. Check natin ang ating internet. So, gawin natin obtain automatic. So, by the way, yung computer natin is connected sa station antenna via LAN. So, yan. Since yung LAN ng ating access point is patungo na galing sa switch hub na meron ng internet, so dapat may ma-receive na internet ang ating station antenna. So, let us check. Punta tayo sa YouTube channel natin. Yan, walang internet. Walang internet. Gawin muna natin ano yan. Nakalimutan kong i-obtain automatic yung IP. Kaya para mas madali kasi. Kapag ganyan na naka-static siya, pwede naman pero hindi pa naka-establish ng connection. So kailangan tayo maghintay. Pero para mas madali is gawin nating automatic IPv4 and then obtain automatically. Ayan, and then okay. Okay, close and then refresh. You know, natatik, mayroon ng internet ang ating computer. Ayan, John Wick ba or Legends Never Die? Alright. So that's it and see you next time. Test nga natin sa fast yung internet natin. Yan o. Sinadya kong lagyan ng 100 MB para at in case may mga drop dahil sa kahoy or ulan, hangin or kidlat, at least meron pang mga 5 MB siguro na marireceive ng aking piso wifi. Yan. Thank you so much and see you next time.